Di ba? Yes. Naghahanap kami ng mga poste. Yung mga posting may ilaw. Gabi na, nandun kami, nagpapatintero. Yun ang mga laro namin noon. Totoo. Mga laro namin noon, mga sipa. Ganun. Ang tawag namin, pagtalo ka na, burot ka. Eh ngayon, the word burot, hindi mo naman maririnig yan eh. Nakikinig pa mo pa tayo. Kaya iba yung unang panahon. Step! No. Step! Yes! Dapat ibalik natin. Once in a while, we have to revive this kind of our games. Tama ba rito? Dapat i-revive natin yan eh. So that our double B will be there. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the goodness of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, look at this, he had compassion on them. They were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Nung nakita ni Jesus ang mga hindi paligtas na abaso sa kanila. You know, Jesus was always moved with compassion. He was filled with compassion. Our hearts must be filled with compassion. To the needy, to the lost. And the Bible says, loving without doing, loving without giving is vanity. Nothing is useless. Faith without work is useless. If you have faith, then you must have action. Nakikinig pa ba tayo? Kung may pananampalataya ka, dapat ikaw ay may gawa at kilos. Sabi ng Biblia, naaawa ka, hindi ka naman kumutulong, hindi ka naman kumikilos, bali wala yung awa mo. May pumunta sa ba? May nag-text sa ba? May nag-text namin. Nasnoro, andyan po ba kayo? Oo, andito ako. Punta ako riyan, okay. Pagpunta sa bahay, kwento. Tapos sabi ko sa kanya, saglit lang. Kumuha ako sa pitaka ko ng konting pera, inabot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na, yan lang yung kaya ko. Umiyak siya. Sapagat konting halaga, naramdaman niya may handa ng mundo sa kanya. Amen. Kalampakan natin ang parang. A brother texted me, if I am in our house, then I said yes. We went to our house and do some shaving. After that, umakyat ako sa bahay sa taas. Kumuha ako ng konting pera sa pitaka ko. I got 1,000 bucks. Konting limo kinuha ko sa pitaka ko at binigay ko sa kanya. He cried. Hello, pitaka pa ba rito? Umiyak siya. I prayed for him. He cried mo. He cried ako. Kami siya pag iyak. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Eh maraming tao, dumadaan yung offering time eh. Offering time. Tumatalikod, nagsisiyar eh. Dapat pag offering time, inahabol mo yan. Ako, hindi ba ako nakapagbigay? Amen! Lasa-lasa ko. The Bible says, Jesus, when he saw the crowds, he had compassion upon them. Jesus was always moved with compassion. Our hearts must always be filled with God's love to the lost, to the needy. Nagigiling pa ba tayo? I said to the brother, I have no 100,000 pesos at this time. But this small amount of money could help.
And I prayed with him and he cried. Kitao pa mo ba dito? Alam mo, hindi mo naman kinakailangan maging mayaman para makatulong ka eh. Amen! Nasa masagot! Basta pag gusto mo tumulong, tutulong ka! No need for you to become rich if you want to help. You can help! No need for you to become an eloquent speaker to preach the gospel of Christ. Hindi naman kinakailangan grammatically correct ka palagi. Hindi naman mahalaga yun. Ang mahalaga ang puso mo ay gusto mong makapagligtas sa mga hindi paligtas. Amen! Ito mahalaga. In fact, you know, the Dwight L. Moody, the man used by God in American Revival, was just a shoemaker, I tell you. In fact, he was not an ordained minister of the gospel. Hindi siya ordained. Mabuti pa nga ako eh. I was ordained 1990. Eh, mabuti pa ako ordained ako eh. Isip ba yung muli hindi ordained eh. You see? But he was used by God in American Revival. And in tribute of him, the El Moody Bible Institute was founded in memorial of him. Isipin mo tayo ang isang Bible school sa para sa pangalan ni Kirk Elmudi. Hindi naman siya matalinong tao. Shoemaker lang siya. Ito, tingin kayo sa akin. Ito si Dwight Elmudi. Nasa isang waiting ship. Meron siyang katabi. Born again ka na ba? Nasabihin niya, born again ka na ba? Pag siya nalabi, tanong born again. Mabahagi na yan ang unig ba dyan. Yes. Ganyan siya. Kapersista. Isang babae, sinira niya, isang kabataan, ha, sinira niya ng salita ng Diyos. Ayaw makinig sa kanya, hinabol niya. Nagtapos sa lalim ng kama, hinila niya yung paa at kalabas. This is true. Para lang ibahagi ang salita ng Diyos. You see? If God and Moody is in waiting shed, and somebody beside him or her who is not yet born again, he will share to him, to her, the love of Jesus. Yes. Very persistent to seek and seek the Lord. Nakikinig po ba tayo? And there came a time when he shared the gospel of Christ to a young woman. The young woman ran and hide under the bed. What did El Moody do? He pulled the feet of the girl. Yes, this is true. Kikinig ba kayo? You know, sometimes the world people, according to the world, no? Sila yung mga ginagamit ng Lord mightily, effectively. Nakikinig na ba tayo? Yung mga world in the eyes of the world, the world in the eyes of the world, these people are being used by God mightily, effectively. Kitao pa mo ba dito? Kaya sabi ng Biblia, Jesus went through all the towns and villages, teaching in the synagogues, proclaiming the goodness of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the cross, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Kaya dapat ang puso natin ay mapuno ng habag sa mga tao ng hindi paligtas. Pakisabi ang habag. Awa, mercy, compassion. Our hearts must always be filled with love, with mercy, with compassion to the needy, especially to the lost. Amen. Next. Mayroong verse pa. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the soul winners are few. Yes. The harvest is plentiful, but the workers, the soul winners, are few. Yes. We have plenty of doctors in the world. Plenty of engineers. Plenty of IT experts.
but only but workers of God and soul winners are few. Minsan nag-usap kami ni Ma'am Manrique, Miss Manrique sa Tech City. Sabi niya, yung anak ko, chick boy, sabi niya ganun. Ayaw sumunod sa iapang ng daddy niya, na gusto. Sabi ko, wag po kayo mag-alala, Ma'am. Nag-iipon lang ng testimony yan eh, isang araw magpapastor din siya. You know, and Ma'am Manrique cried. Sabi ko, sabi niya, mas gusto ko pa ang anak ko magpastor na lang. Higilin ko pa tayo. Ma'am Manrique of KFC, a teacher of my, the former teacher of my son, said that his son was a womanizer. That exactly yung womanizer na talaga ka na. Ibig sabihin, mahilig maligaw ko nila. But I told her, your son is just gaining testimony. Amen. And time will come, I believe your son will preach the gospel of Christ. Then she cried. Sabi niya sa akin, you know, Pastor, I dream someday that my kids will preach the gospel of Christ rather than to become beginners, etc., etc. At ang sabi ko sa kanya, alam niyo, Ma'am, kukunti lang talaga yung mga magulang na ang mga anak nila, hinahangad nilang maglingkod sa Diyos. Kukunti lang. Only few parents desiring that their kids go full time or serve the Lord or become soul winners. Narinig pa kung matanya. Eh, tama pa ba? Palakpakan natin sila. The Bible says, ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into His harvest field. Sabi ni Kristo, manalangin kayo na ang Panginoon ng mag-aani ay magpadala ng mga mag-aani. Amen. The Lord Jesus Christ wants to send them some winners to the lost. Hindi natin ang pagbasa. Number three, ay na literally, Jesus gave His life to save the lost. Jesus gave His life to save the lost. John 3:16 says, in the book of John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. I tell you, Jesus Christ gave His life. Jesus Christ suffered and died on the cross of the Calvary. Si Kristo ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Anong binigay ni Kristo? Buhay niya. Galatians 2:20 says, Christ gave His life for us because He loves us so much. For God so loved the world. God loved the Chinese, the Japanese. For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano binigay ng Diyos? Buhay niya mismo binigay niya para sa kaligtasan. Tuloy natin ang pagbasa. Yung ano, Matthew malayo, Marte 45. Sige. Sabi ng Biblia, Jesus Christ gave His life as a ransom for many. Alam mo sabihin ng ransom? Ransom? Ano ba ang conversation? O, yun na. Kasi minsan yung pronunciation ko, iba sa pronunciation nila eh. Hindi sila nagpapaalam sa akin, binabago nila eh. For even the Son of Man did not come to deserve, but to serve. And gave His life as a ransom for many. Naparito si Jesus hindi para paglingkuran, kung hindi para paglingkuran. For even Jesus, the Son of Man, did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom. Pagtubos, pagtubos, buhay niya, binigay niya. Ano binigay ni Jesus? Buhay niya.
Next verse. He is the atoning sacrifice for our sins. Not only for ours, but also for the sins of the world. Jesus paid the penalty of sins of the world. Gusto ko ipaalam sa lahat, lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo ay binayaran ni Kristo na kanyang buhay. All peoples of the earth must know that all our sins was paid by Christ on the cross of the Calvary. He paid it by His death on the cross of the Calvary. Binayaran niya ang kasalanan ng lahat ng tao sa kanyang kamatayan sa krusong buhay. Nakikinig po ba tayo? Hindi po si Buddha ang nagbayad. Hindi po si Confucius ang nagbayad. Hindi rin si Mao Zedong ang nagbayad. It was not Lenin, Stalin, Karl Marx, those leaders of religions or political parties. Hindi sila ang nagbayad. They are not the one who paid our sins, but Jesus Christ. Nakikinig ko ba tayo? Si Buddha ang namatay! Pero hanggang ngayon, patay pa rin si Buddha. Tama? Si Confucius namatay, hanggang ngayon, patay pa rin si Confucius. Tama? Si Manalo namatay, hanggang ngayon, patay pa rin. Pero nang si Jesus ay namatay, pagkaraan na tatlong araw siya ay nabuhay, at si Jesus hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Amen! Buddha died, and until now, he is still. Patay pa rin siya. But Jesus Christ died, and after 3 days resurrected from the grave, and He is alive forever. Taas na natin lamang kami sa Panginoon. Shall we raise our hands for Jesus? Sabi natin, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang mga tao. Isipin mo, meron bang taong ganun, namatay sa krusa ng Kalbaryo, from 9 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon, Jesus was hung on the tree, and He died. At around 3 o'clock in the afternoon, siyempre, nung nasa taas siya, binaba siya, di ba? Nilibig siya. But Jesus was buried. But after 3 days, I tell you, Jesus rose from the grave. And that is the basis of our belief, of our faith. Jesus died! But after 3 days, He resurrected, and He is alive forever. Maraming palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lang natin kinakanta ngayon eh. Badalang nakantahin eh. Pero nung unang panahon, mga around the 80s, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, ang kanta namin, buhay, buhay, buhay kailan pa pa, si Kristo ay buhay, buhay kailan, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah! Sing hallelujah! Hindi na kinakanta ngayon yan. Pero yan ang dapat na maunawaan natin. Alam mo, kung si Kristo ang ngayon, patay pa rin! Balik mo na natin pananampalataya! If Jesus is still dead, you know, our faith is vanity, useless, meaningless. Lahat ng ating ginagawa, walang kapuluhan yan. There's no eternal life in heaven. There's no reward in heaven. There's no crowns in heaven. All what we're doing are all vanity, futile, meaningless, useless. Pero dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, puri ng pangalan ng Panginoon! Hallelujah! Alam mo kayo mga, kung hindi nabuhay si Jesus sa mga patay, bali mo lahat ng ginagawa mo yan. Alam mo, Shin, kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay, baliwala yung mga ginagawa mo ngayon. Sino mo, nagkakamera ka ng naalimsitik ka, baliwala yan. Yung mga papupunyong lahat yan, baliwala yan. Kasi hindi naman nabuhay si Jesus mula sa mga patay eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng sakripisyon ninyo ay may kabuluhan dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. I want to tell you people, guys, you will be rewarded. All your sacrifices will be rewarded because Jesus Christ rose from the grave. Hindi na palang pakulungin. Paano nyo makakakit yung mga taga-sanlibutan? Kung
kumusta pagka-Kristiyano mo? Eto, okay na. Dapat pag sinabi ko sa pagka-Kristiyano mo, Hallelujah! Dapat ganun. Eh, mas malakas pa sumigaw yung mundo eh. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Bumpanes! Malakas pa sila sumigaw. Bumpanes na. Dapat mas malakas na pumalakak, di ba? Mas malakas na tumulong, mas malakas na sumigaw, amen? Dapat alam yung mga sendimutan, amen? Magtulog, galit mo. Your shout must be louder than the shout of the world. Your jump must be higher than the jump of the world. Alam mo si Joseph na nakarana ay naglalambing. Paan, samahama ko sa Araneta. Siyempre, Araneta lang, sabi ko. Ligaw na lang pa. Di sinamahan ko siya sa Araneta. Sa tayong upo, masensya na pa. Wala nang tikit, dito tayo sa taas. Pero kita natin pa, ganun ba? Kasusunod pa, siya kung sito tayo sa buka. Ah, ganun, sige, hindi ka at naman naman. Alam mo yung mga tao, buhay na buhay. Buhay na buhay sila. Sabi ng mga tagatokentes, tagatokentes, propertester. Alak pa ka sila, meron pa silang props eh. O titignan mo lang mga sambig, ha? Patalong-patalo na sila, pero ang buhay na buhay pa rin sila. Pero ayaw na tumigil. Lumabas ay yung isang bakla ng membro ng sambig. Sinayawan sila. Sabi sa kanila. Sigil sila. You see? If these people watching passing po ng Araneta Coliseum are very much alive, how much more the Christians? Amen? We must more alive for Christ! Amen! Eh, sabi ko ngayon, nakasigaw eh. Pag makakasito na yung mga sabi mo, sisigaw si Osen. At sabi niya sa mga pakitext, Nama! Patutunin na napapatayo ka rin, palakpakatan ko! Pero maganda rin. Kasi nagpapasalamat ako si nakakaw ni Joseph doon. Kasi nakalimutan ko yung mga problema ko. Totoo, nakalimutan ko yung mga problema ko, problema ng pamilya, yung mga problema ng dalawa, nakalimutan ko pansamantala. Naging ordinaryong tao ako. Napamatalak pa. Yes, yes. Tapos na natin namin, Lord mo natin sa akin. Iba na pwede ko. Lord, manalo sa Hanbing. Kasi pag natalo sa Hanbing, walang mag si Joseph eh. I want you to learn something. You know, before deep sleep, pwede ko bang sabihin ito? I learned the parenting in KFC. Yes, before KFC lost its glory. There was always a seminar for parents before. Yes. Before parents and teachers are intact. We have PTA, we have PTF. But now no more. Yes, we have fellowship before. The teachers and parents, we do have fellowship before. We do have PTA, we do have PTF. We call it PTF because parents, teachers, fellowship. Now no more. We always had seminars for parents. I learned parenting in PFC. I love. Again, kaya Tagalog ko muna bago English. Ganito yan. Kumalisip mo doon. Kapag mahal mo ang isang tao, mamahalin mo yung mahal niya. Tama, mali. Ganito ang technique, boys. Chester, ilang taong ka na? Pag nag-25 ka na, ganito. Ang unang mong ligawan, huwag yung crush mo. Ang ligawan mo, nanay niya. Tutulungan ka ng nanay niya para ligawan niya. Anak ang bait ni Chester sa kapatid mo na yan. Ganun ang technique. Tapos makikita na yung ligawan mo, naku, mahal ni Chester ang mga mahal ko sa buhay yan. Si Chester na ang tamang lalaki para sa akin.
Ganun. Ang tunay na pagmamahal, minamahal mo rin ang minamahal nila. Tama! I became a fan of Sunday, not because I want to become not because I want to become a fan of Sunday. I watch basketball because I do love basketball. I do love basketball before. But I do watch basketball not because of Sunday. Not for kingship, but for Joseph. Because I love Joseph. Guess me, Joe? Nakuha ninyo? Listen. I am a young man. As his mother. Father, join me in the school. We have activities in the school. Then his father saying, you know, if I will attend in the activity of school, I will lose lots of money. He has no time for this kid. What did the kid do? The kid stole the money. He stole. And his father confronted him. Why did you do that? And the kid said, I want to buy your time. Yes, here is the money. I want to buy your time. Attend to my school activities. And his daddy cried. In the eyes of children, love spells T-I-M-E. In the eyes of kids, in the eyes of children, love spells T-I-M-E. Have time for your kids. Yes. When Joseph insisted, sabi ko, Joseph, kasi Kuya Erika lang, Kuya Erika lang sasama ko sa'yo. But when he insisted that I must go with him, and I go with him. Nakikinig pa ba kayo? Sa paningin ng mga bata, ang pag-ibig at spelling niya ay O-R-A-S. Oras. Bigyan mo ng oras ang minamahal mo. Parents, spend precious time with your kids. Love, mahalin ninyo yung minamahal ng inyong mga anak. Misan maraming may mga magulang na wala nang pala sa mga anak eh. Trabaho na lang ang trabaho, kita na lang ang kita ng pera. Ano sabi nga sa akin ni Teacher Johnny Aquino? Wala na siya ngayon sa TFCA. Whenever Teacher Johnny Aquino, the former teacher of TFCA, sees me in the school, sabi niya, Pastor, you are a blessing to this school because you are spending time for your kids. You are always attending the activities of your kids. You are always present, even though you're a busy person, you are always here. So, attending the activities of your children. You know many parents do not attend. No time for their kids. I do not know. Na ganun pala yung mga marami. Nakikinig pa ba tayo? Sabi sa akin yung teacher niya ni Akin, yung aking teacher ng KMCA, sabi sa akin, alam mo, blessing ka pa sa mo. Kasi meron akong oras para makating sa mga anak mo. May mga activities sa mga anak mo sa eskwela, lagi kang kumakating. Kuha na ng car, pupunta ako. Kahit kinakabahan ako. Ano kaya yung grade ng anak ko? Habang inihintay ko, ako po, Mr. Carillo, ay, sabi. Umaagad ako po kung lumuha ko yung po. Kapag merong mga limbo ng wika, buwan ng wika, United Nations, kahit na ano, sinisigaw namin umating. Dahil yun ang pagkakataon para maipakita namin sa aming mga magulang na mahal namin sila. Amen! Even though you have plenty of dollars, and even though you have plenty of money,
But if you have got no time for your kids, you know, something is lacking. Nakikinig pa ba tayo? Something is lacking. May tao pa ba dito? Kaya pag niyaya ako ni Joseph sa akin, Joseph, kasama pa rin ako. Joseph, tayo sa baba sa 3,900 para kita-kita natin. Huwag tayo. Ay, kinipuho ko tayo na disparity. Mamahalin mo ang minamahal na iyong mahal. Yes. I don't watch movie, patatawa lang. But when Joseph asked me to watch movie, and I want him in watching my story. To the story. He said, yun na, yun na, pala. I joined them watching Spider-Man, and then with Joshua, with Joshua. Gusto mong kakatabi kami, nagpapulitan kami. Eh, kinig ko. Ano, totoo lang, in fact. Bigay niyo lang ako ng pagkakataon. Minsan, isipin ninyo parang napaka-marong ko, napaka... Katignan ko, nakalumbanda ko. You see, look at this. You know, I'm wearing a lumban. I do more this lumban, not because I like this lumban. Because Joshua gave this to me. To show my love to Joshua, to show my love to Joshua, I love this. Yes, I love this. Hindi siya gusto kong sumunod sa gusto, ha? Kaya nabinigay ni Joshua, pa, ginawa ko yan para sa iyo. Sulat ko. You see? Alam mo, hindi naman bagay eh. Pero bagay na. Bumata ako, di ba? Eh, hindi ko ba kayo? Because Joshua gave this to me. So, I love this. Hindi sa gusto kong makasunod sa gusto. But I want to show my love for him. Hello? Itawa po ba? Kaya sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, kung talagang mahal mo ako, samahan mo ako sa Lord, samahan mo ako sa kita ng Jesus Fellowship. Amen! Alam ba ka natin si Lord? And if you love your family, then bring your family here. And say to your family, if you love me, join me in worshiping the Lord. Join me in attending and serving God in the kingdom of Jesus Fellowship. Amen! Alam mo kung talagang mahal nila si Ate Beth? I believe, pakisabi mo ito sa kanila. I believe, nakikinig ka. Sabihin mo ito sa kanilang lahat. Alam niyo kung talagang mahal niya si Ate Beth? Tapos susundin niyo si Ate Beth. Sabi ni Ate Beth, mahalin niyo si Pastor, mahalin niyo ang Kingdom of Jesus Fellowship, tama? Kung talagang mahal niyo ang Panginoon, at talagang niya mahal niyo si Ate Beth, sabi niyo sa kanila Ate Beth, dapat mahal mo si Pastor, mahal mo ang Kingdom of Jesus Fellowship. You see? Naunawaman niyo ako, and I learned parenting from TFC. Before TFC, it lost its glory. There's no PTA, there's no PTA. Nothing for so many years. Only commanding, authority. Not all teachers, not all leaders of the FCA, but some of them, no fellowship, no PTA, no PTM. It's not good. It's not healthy. Right? It's not healthy. You know, parents and teachers should have fellowship. Do this, do that, this is the law of the school, do this, do that. Then, your grade will be like this and like that, et cetera, no communication. Alam mo, ay isang tahanan walang communication, di maganda. School should have PTA. So that there will be interaction. For the better of the school, for the better of the students, for the better of the teachers. You see, teachers come and go. Students come and go. You see, what's the problem? There's no communication.
Right? May tao pa mo rito? Amin po ba? Anong sunod ang lesson ng verse natin? Next, number 3. Wise! Because like the stars in heaven, it will shine forever. Yan. Masaya natin, Daniel 12:3. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Truly, there is a resurrection of the dead. Meron pong muling pagkabuhay. Kaya para sa akin, hindi dapat kinikremate. Para sa akin. Dapat natural na pagkabuhay. Not cremation, but natural na decomposition of the body. For me, because there is a resurrection of the dead. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting light, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars of the heavens. That's what helps. Yeah. Those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. If you are leading people to righteousness, if you are leading people to heaven, you will shine in the heaven like the stars. Kapag naglilitas ka ng kaluluwa, nag-aakay ka ng kaluluwa, pagaya ng bituin sa langit, magliliting ka. There will be stars in the earth. There will be superstars. Megastars and stars for all season. But all these people, when they die, they will be forgotten. Malilimot na sila. Their glory will fade. Pero pagdating ng langit, tayong mga naligtas at ang ganda ng kaluluwa, hindi tayo malilimot ng Diyos. Amen. Nagigiling po mo ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Next. Number 4. Wise, because we'll be receiving rewards and crowns in heaven. Yan. Matatalino ang mga nagliligtas ng kaluluwa sapagkat merong mga korona at merong mga regalo sa kalangitan. Those who are winning souls for Jesus are wise because they will be receiving rewards and crowns in heaven. John 14:1-4. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would have I told you that I am going there to prepare a place for you. 3 and 4. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Anong sabi ni Kristo? Aalis ko na ako. Pero muli, babalik ako. Rapture of the church. The second coming of Christ. Pagbalik ko, kukunin ko kayo. Doon sa pupuntahan nating langit, makakasama ko kayong habang buhay, walang hanggan, meron nung mga rooms. At gusto ko sabihin sa inyo, ang laki ng rooms natin sa langit ay depende sa dami ng kaluluwang ating naligtas. Kaya wala kang naligtas, pwede spacer ka lang. Yes, pati spacer ka lang pag wala ka naligtas. Pag maraming naligtas, ang laki ng bahay mo. Bibisitahin ka ng mga Kristiyano, ang laki ng bahay mo ha, Diana. Samantala ka, pati space lang. Hindi po parang pareho ang ating tahanan sa langit, depende sa ating kililigtas, ang tahanan. Depende sa ating ginagawa ng paglilingkod. Our houses in heaven are not the same. It depends upon how many souls nagdadala natin ng langit. How many souls we brought to heaven. Nahihilig pa kita tayo. So bring more souls to heaven. And your room, your mansion in heaven will be great. Amen? Sino ang gusto malaki ang bahay sa langit?
Sino ang gusto bed space lang sa langit? Sino yung gusto malaki talaga? Magligtas ka ng marami ka naman. Ang laki ng bahay mo sa langit, may sala, may dining area, may living room. Ang galing. Alam mo, hirap tumilos sa bahay mo ulit. Hirap tumilos, ang hirap tumalaw. Masarap na ang bahay mo malaki, tama? It's hard to move if your house is small. It's nice to have a big house. If you want to have a big house in heaven, then bring more souls. Amen? Alam mo ka natin ang bahay. Next. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Nagpapaalam na si Apostle Paul. Pupugutan siya ng ulo ni Nero dahil sa pagliligtas ng kaluluwa. Apostle Paul is making a farewell because Nero will behead him. His only sin is preaching the gospel of Christ. Yes. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi namin. I have kept the faith. Nakikinig pa. Meron pa kasunod. Hindi pala na. Kasunod. There is a crown of righteousness for me, he said. There is a crown of righteousness for me. Hindi po ko. Okay. And not only that, there is a crown of righteousness, crown of life, and there is also a crown for soul winners. Merong corona ng buhay. Merong corona sa pagiging matuwid. Pero meron din corona para sa mga naliligtas ng kaluluwa. Nakikinig pa po tayo. Meron din corona para sa mga mangaral. Meron din corona para sa mga ibinigay yung buhay nila sa Panginoon. There are crowns for martyrs. There are crowns for righteousness. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Next. Kaya, sana, gusto niyo ba ng corona? Hindi corona ng patay, mga corona sa langit. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba ng reward sa langit? Magligtas tayo ng maraming kaluluwa. Last number, we're almost done. Number 5, taas mga elves. Why? Because there is your victory in Jesus. Alam mo ba, kapag nakay Jesus ka, tagumpay ka. Amin po ba? Pag ikaw ay nakay Jesus, wala kang talo. Amin po ba? If you are in Jesus, there's no. You are always in the winning side. There is your victory in Jesus. Romans 8:31-32 says, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Kapag kakampi mo rin si Jesus, walang pwede kumano sa iyo. If God is with you, if Christ is with you, who can be against you? Nobody will defeat you if you are in Christ. Walang pwede kumano sa iyo kapag ikaw ay nakay Kristo. May nalaman sa iyo, pero walang tatalo sa iyo. Ang sakit ay napapagaling ni Kristo. Amen! Ang kahirapan ay napapayaman ni Kristo. Amen! Ang problema ay narutas ni Kristo. Amen! Kapag na kay Kristo ka, oo, dumarating ang sakit. Oo, dumarating ang problema at pagsubok laban ng buhay. Pero ang lahat ng ito ay tatalunin ni Kristo. Amen. Kaya kay Kristo, tuloy-tuloy na sigurado ang ating tagumpay. Truly, in Christ, there is your victory. Amen. Sicknesses will come, problems will come, attack of the enemy will come, but all these things will be defeated by Jesus. Amen. And my God will meet all your needs. What you have to do is to be a better, to become good Christian. That's it. And all your needs will be supplied by God.
Worrying is a sin. If you are in Jesus, don't worry. Huwag kang mag-alala kapag ikaw ay nakay Kristo. Bakit ang Diyos ang lulutas ng lahat ng iyan? Sabi mo sa katabi mo, may problema ba? Kaya mo kasi ng Jesus. Problem? God can solve it. Sabi nga sa kanta, there's no problem to me, God cannot solve it. There's no problem to Paul, God cannot move it. If He carried the weight of the world, He can also carry you. Amen? Kaya ka niya pagtagumpayin ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, panalo ako. Sabi, I am in the winning side. I have victory in Jesus. You're victory in Jesus. Kaya pag kinumusta ka, kamusta po ay Kristiano? Oh, praise the Lord! Masaya, masaya! Meron may kasintahan ka, kaya may kasintahan kayo wala. Masaya, masaya! In the relationship with Christ. Dumo sa status mo, in relationship with Christ. Amen. Next. But seek first His kingdom and His righteousness, and all your needs, all these things will be given to you as well. I tell you. It's nice to be a Christian. Sabi nga nila sa Bisaya, maupay maging Kristiyano, maupay maging Kristiyano, maupay, di ba buti? Maupay. Nawaan ninyo. Sabi nga sa